Yung mother leaves na yan, yan yung nagpo-provide ng pagkain dun sa babies. Hindi na babalik yung dating itsura ng mga succulents natin. Pero may magagawa tayo niyan kapag plastic pot lang yung gagamitin natin. So, lalagay lang natin dyan. Tara. Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden. At ito si Hermie Sunao. And in today's video ay papakita namin sa inyo ang isa na namang succulents na napakagandang alagaan at napakadaling padamihin. Ito ang tinatawag nilang Prolipica succulents. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP, at sa araw ngang ito ay isa na namang succulents ang bibida namin sa inyo. Ito ay walang iba kundi ang mga Prolipica succulents na kadalasan ay nagbabago yung mga itsura nila kapag nasa lowlands na. And sa videong ito, ituturo din namin sa inyo kung ano yung mga pwedeng gawin para nagbago na yung mga itsura nila, tapos kung paano natin sila mapapadami. Siyempre pati yung pag-aalaga nito at kung ano mga yung ginagamit nating mga soil mix or mga water requirements, tsaka yung ating sun exposure na rin. So ayan po mga ka-MVP, tingnan natin tong ating succulents. Ito ang Prolipica succulents. Ganyan yung kanyang itsura. Meron siyang mother plant, tapos kadalasan lumalabas yung kanyang mga babies sa kanyang gilid. Tinutubuan ng stems na mahahaba. Ayan. Mahahaba. Tapos, parang mga babies yung mga sumusulbot dun sa kanyang paligid. Ganon. So, eto, tingnan nyo. Ayan, o. Kita nyo. Merong siyang tumutubong parang mahabang stems. Tapos, tutubuan siya ng rosettes. And, yan yung panibagong plant. Ang mga Prolipica ay parang cluster na succulents kasi nga ganyan yung kanyang nature, natubuan ng mga babies sa mga gilid and napakabilis nung kanyang pagtubo, kumakalat siya kumbaga, and mahahaba yung stems niya na ayan o, yan ay pinakamahaba, ganyan, so ganyan kahahaba yung mga stems nung Prolipica na babies na tumutubo dun sa kanyang mga gilid, sa mga pinaka stem niya nang gagaling. So, ayan. So, actually, kapag napunta to sa lowlands, medyo nagiging hindi na ganun kakompress yung kanyang mga rosettes. Medyo bumubuka na, tapos humahaba na sa pagitan niya yung ano. Hindi naman natin masabing leggy kasi nga normal yung kanyang mahabang stems dun sa kanyang, mula dun sa kanyang mother plant. And I think na parang nagiging parang mukhang leggy lang siya kasi nga ganun yung kanyang nature. So ayan, pag numadating naman siya, siguro insert ko dito yung itsura ng ating mga dumarating, yung mga bagong dating dito sa, kesa dito dun sa matagal nang nasa lowlands. Ito medyo matagal na sa amin, for almost 3 months na rin siguro ito dito. Oo, magti 3 months na siya. Na marami na rin kaming nakuha dyan na mga babies and na-propagate na rin natin. So, aside from that, ito pa yung isang mas matagal sa ating Prolipica na halos talagang dumami na yung kanyang mga nasa gilid eh. Oh, ito ay nakahang dun sa medyo shaded part. Shaded bright lang. Kaya ganito yung kanyang mga itsura. Oh. Parang hindi siya compressed at kulang na kulang sa araw. Pero ngayon nga, parang dahil nga sa ganito na, maganda sana yung ganitong itsura kung compress siya. Pero dahil nga nagkabuhol-buhol na siya at talagang napaka-lash na niya, I decided na ito na yung ipropagate natin para dito sa ating vlog. So hanapin natin yung mother plant niyan. Ayan yung mother plant. So ito yung nakahang lang dito. Ayan yung mother plant niya. Leggy na rin siya. Oh. Yan talaga yung parang leggy na
tinatawag. Kasi makikita nyo yung succulents kapag leggy na, yung pagitan ng kanilang mga dahon, ng mga rosettes nila, eh talagang ang lalaki ng awang mula dun sa kanyang another rosettes. Ayan, another leaves niya, oh. So, napakalaki talaga ng awang. So, ito ay possible na kulang sa araw. Diyan nyo malalaman kung kulang sa araw yung mga succulents nyo. And kung saan yung araw, dun sumusunod yung mga succulents nyo. Dun sila nag-iipon. Kaya kita nyo papaganon siya. Kasi yung part na to, kung saan nakalagay ito, dito mayroong araw sa side na to. Kaya sila lahat nakaganon. Sumusunod sila lahat dun sa araw. Minsan ganyan eh, minsan sa dami ng babies natin, minsan may na-overlook talaga tayo. And ito kasing mga succulents na prolifica ay kailangan nila ng 4 to 6 hours na strong na sunlight, ha? Strong na sun. And iyon, siguro dapat kung darating dito sa lowlands, acclimatize nyo na, pero huwag tatagal ng acclimatization. Kasi ito kasi, meron kaming area dito na ina-acclimatize muna namin si succulents bago namin siya ilagay talaga sa full sun. And ang nangyari dito, tumagal siya ng acclimatization. Ibig sabihin, tumagal siya dun sa area kung saan namin na sinasana yung succulents. And ang nangyari sa kanya, nung tumagal siya dun, ayan, medyo hindi na ganun ka intact yung mga leaves. Kumbaga, hiwa-hiwalay na talaga yung kanyang mga leaves and ang lalaki na ng pagitan. Parang naging leggy-leggy look na nga siya. So, ang gagawin natin ngayon is iriripat na natin muna ito. Tapos, kukuhanin natin yung mga ayan, yung mga rosettes niya na mga babies na talagang naging parang ano na dyan, naging sabukot na to. So, ang gagawin natin is kukuhanin natin para ma-propagate natin. And, yun nga. So, itong isa na to, na na-acclimatize na, ayan, para, ang ginagawa namin dito is pinufulsa na. Ito ay ready for pulsa na talaga. Naka-fulsa na siya. So, ang ating ginagamit ditong soil mix is yan, yung gritty na soil mix. As long as madaling matuyo, okay na okay yan. Yung madaling mag sip-sip yung ng tubig or madaling ma-drain yung tubig dun sa kanyang lupa. So ako, tingnan mo, bukod sa ganun na yung aking soil mix, gamit ko pa ay clay pot para mas lalong maganda yung kanyang tubo. And kita nyo na ganyan siya, parang clustering siya. So sa pagdidilig naman ng ating mga prolifica, kailangan matuyo muna. Magwater kayo in between na matuyo yung lupa. Kapag tuyo na yung lupa, tsaka lang po kayo magdilig. So, makikita nyo naman sa latin nyo, kapag talagang wala na kayong makitang tubig o wala na kayong makitang sumasamang lupa sa inyong kamay, or kaya pwede kayong gumamit ng sticks, toothpick, yung iba chapstick daw yung ginagamit. Ayun, pwede nyo nang diligan kapag tuyo na siya. Mahirap lang kasi kapag yung medyo nauuhaw sila, kasi ang nangyayari sa kanila katulad nito, medyo tinakaw ko sa tubig. Siguro almost 1 week ata siyang hindi nadiligan. Ang nangyari sa kanya is parang yan, nagka-crumpled yung kanyang mga leaves and parang nagkakaroon ng kakulangan sa tubig. So, yan, tubigan nyo sila pag tuyo na yung lupa. Sa pag-fertilize naman nito, pwede nyo nang samahan siya sa soil mix niya ng ano, ng mga slow release na fertilizer like Osmocote. So, ayan, may nakita ako ditong isang yan, prolifica na ganyan talaga yung mostly closely ganyan yung talagang mga okay na prolifica. Yung talagang medyo nagpi-pink-pink pa yung kanyang kulay dun sa kanyang pinaka-dakon. Na-acclimatize nyo na siya ng konti at na-fullsan nyo na ganyan siya. Although yung mga
ganyan, hindi na babalik yung dating itsura ng mga succulents natin. Pero may magagawa tayo niyan kapag propagations. May yun na lang, the least na pwede nating gawin para bumalik yung ganda nila is kapag nagpropagate na tayo. Gaganda rin yung mga bulaklak nitong Prolipica, mga yellow and orange na maliliit. Tapos ganyan sila mag-bloom, oh. Yan. So ngayon ay magpo-propagate na tayo. It's propagation time kasama ang ating Prolipica. And papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin natin para mapadami sila. So, ayan, gagamit tayo ng mga white na pot. Plastic pot lang yung gagamitin natin. So, lalagay lang natin dyan. Para. Yan. So, kulang pa ng isa. Yan. Kompleto na yung ating white pot. Tapos, gagamit tayo ng, syempre, yung ating MDP soil mix. Itong MDP soil mix ay more on pumice. Yan, kung makikita nyo. So, mabibili yan dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Ito ay para sa cactus and succulents. Pero sa mga nagtatanong, kung halimbawa, pwede ba kaming gumawa nito? Pwede naman. Kaya lang, hindi nyo makukuha yung itong mismo. Pero makakagawa kayo ng soil mix para sa cactus and succulents. Yung basic na soil mix lang, 70% nung ating pumice, tapos 30% nung mapili nyong medium. For example, loam soil, kung meron kayo, compost, or pwede nyo paghalu-haluin yung mga gano'n, yung coco feet. Basta depende sa inyo. Pero kami kasi, basta more on pumice lang kami dito sa ating MDP soil mix. And kasi meron kami mga ibang ingredients na nilalagay dito. Kaya, ayun, ito yung soil mix namin. And kung kayo ay gagawa yan ng DIY na soil mix, pwede rin. Basta as long as maraming pumice, okay? So ayan, lalagyan na natin ng soil mix itong ating mga pots. Nalagyan na natin ng MDP soil mix yung ating mga pots na gagamitin natin para sa ating propagations. So ganito lang yung gagawin natin. Kung makikita nyo yung mga eto, kung makikita nyo yung ating Prolipica, ayan, yung pinakadulo ng rosettes nya, yung sa may pinaka ayan o, papakita ko sa inyo. Ayan. So kakat nyo lang yan, yung mahabang stem. Tapos, tatanggalin nyo yung mga leaves. Pero huwag nyo itapon tong mga leaves na to kasi pwede natin itong magamit sa propagations. Ayan, kapag naputol nyo na to, pwede nyo siyang i-air dry for about 24 hours para matuyo yung kanyang, yan, yung kanyang pinaka sugat na naputol. Pero actually, yung iba ang ginagawa, tinatanim na siya as long as tuyo yung lupa. So, importante na tuyo yung lupa kung halimbawang idediretso niyo siya ng tanim. Medyo madami na siya. Ayan. Ayan. Tapos, i-air dry lang natin siya. I-air dry lang natin siya. So, yung mga ganito na matatanggal nyo, kasi tatanggalin natin yan, diba? Yung mga ganito. Ayan. Tatanggalin natin yung mga yan. Huwag nyo itapon to, ah. Kasi pwede itong pakinabangan at makapag-propagate pa tayo. Tulad nitong, ito.
tulad nitong mga propagations natin ng leaves dito sa ating yan o, makikita nyo tutubuan sila ng ugat na ganyan, tapos ayan o, may bagong susulpot na babies. So ingatan nyo lang na madry to habang nag-aano kayo, nag-propagate. Kasi once na na-dry itong kanyang pinaka leaves, diyan siya kasi kumukuha ng, actually pag meron na siyang gano'n na nakaano pa rin siya, nakasuporta pa rin itong pinaka dahon na yan, yun yung pinaka yung mother leaves na yan, yan yung nagpo-provide ng pagkain dun sa babies. Yan, kaya dapat huwag siyang matuyo kaagad kasi para masuportahan niya pa itong babies. And ito ay nakakapag-perform pa ng photosynthesis para meron siyang pagkain itong maliit na babies. Kaya mapapansin niyo minsan, di ba, natutuwa na kayo kapag halimbawa may ganyan na, tinatanggal niyo na agad. Huwag niyo pong tanggalin agad ah, kasi ito si mother leaves na to, kahit na nakatanggal yan ng ganyan, nagpo-perform pa po yan ng photosynthesis para sa pagkain ng maliit na babies. Kaya huwag nyo po siyang tanggalin kaagad. Ano, hayaan nyo lang po siyang madry at lumaki na tong isa na to at maging talagang kayang-kaya niya nang isuportahan yung sarili niya. Ganun po ah. So yan. So, ayan, ato, i-dry muna natin ito ng mga ilang oras lang siguro kasi maliit naman yung stem niya and matutuyo naman ito kaagad. Basta as long as huwag nyong itatanim to sa basa, basang lupa. Make sure na tuyo yung lupa nyo bago nyo itanim, ha? So, kahit ilang oras lang yan, basta matuyo lang muna, tsaka nyo itanim. So, balikan natin to pagkatapos ng ilang oras, pag natuyo na, ha? So ayan na, ito na yung ating na-air dry na natin. Ayan, medyo tuyo na yung kanyang pinaka-stem. And ang gagawin natin is itatanim na natin siya dito. So ayan, magtanim na tayo. Tapos ito yung mga pinagkalasan natin ng mga leaves dun sa sobra, sa pinaka-ilalim ng stem niya. Ayan, tabi nyo lang yan kasi ipopropagate din natin yan, okay? Ayan, natapos na natin yung ating paglalatag ng mga leaf propagations. So itong mga leaf propagations na to, after 7 days tsaka nyo siya isprayan. Misting lang po tayo dito ha. After 7 days, lagay nyo lang po ito lahat sa shaded bright na area lang muna for the meantime. Tapos after 7 days ang watering. Dito naman po sa mga may mga stems, yan po, full na po yung ating gawin na pagdidilig after 7 days. So, dilig na siya talaga, as in dilig na.
So 7 days, after 7 days ha. Tapos ito namang kasi tayo ang normally ginagawa natin kapag repotting lang, 3 days lang. Pero this time kapag cuttings tayo, medyo matagal yan, 7 days siguro. Pwede na nating diligan yan. So itong mga may mga stem o pool watering na. Pero this one, itong ating mga leaf propagation is misting lang muna po, no? Para hindi siya ganun mabigla. Pero after 7 days lang ha. Lahat sila 7 days. Tapos lagay nyo lang siya sa shaded na bright area lang. Doon nyo lang po siya muna ilagay. Ayan. So, ayan na yung ating propagation ng Prolipica. At kita nyo naman ha. Dumami na sila. So, ito eventually magkakaugat na. Siguro mabilis lang yan. Less than a month, magkakaroon na yan. Tutubuan na ng ugat. And eventually makikita nyo meron niyang mga ganun uli, yung stem na tumutubo yung kanilang mga babies. And makakapagpadami kayo ng maraming Prolipica. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na kung paano padamihin at alagaan ang mga Prolipica succulents. And I hope natuto kayo sa ating video ngayong araw ha. And syempre shoutout na tayo. Shoutout kay Lai Manansala, kay Doreen Baladad, kay Lani Naboa, kay Ma'am Pritzi Bukol, kay Cyrus Ken Abadilla, kay Vade Enage, kay Dante Salvador, na may YouTube channel din. So, follow nyo yan si Dante Salvador. Kay Ma'am Juliet Galman, nasuot ko yung kanyang t-shirt. I love Mini Dino Park and Echo Garden na t-shirt. Ayan, thank you so much ha, Tita Juliet Galman. Marilu Limon, Elma Aliling, Norminia Alegria, Pengadoy, Arlene La Santa, Mary Flor Kristen Laog, Tita Pat, Patria Zelda, Tess de la Cruz, Solitaire Reyes na laging present daw siya. Siyempre, si Jam Caris, si Annalyn Cabrera, si Mami Rosebud Sabona, si Cardo Dalisay, si Raquel Manarpis, Jason Tabanas. Sabi niya, Old Man Cactus naman daw yung ating ituro sa susunod. So, titingnan natin yan ha. Kapag tingnan natin yung mga bagong dating pag new arrival dito, titingin tayo. Although meron ako mga Old Man Cactus dito, pero titingin pa tayo ng ibang variety ng mga cactus na may mga hair, yung mga mabubuhok. So yeah, yan ha, tingnan natin yan ha, kung makakagawa tayo ng vlog niyan. Kay Jenilyn Ferrer, kay Jocelyn Sahagun, kay Miriam Sindayan, kay Nasino Rosaline, kay Connie Saria, kay Rosario Torero, kay Everly de la Cruz, kay Loretta Esporna, Didya Cantara, shout out kay Loretta Bison, kay Edward Angels na hindi raw nakapagpa-picture sa akin nung nagpunta dito. Pasensya na po kayo ha, kung medyo busy. Pero next time, pagpunta niyo dito ha, ayan, tabagin niyo lang ako, tapos magpipicture tayo. Ayan, si The Root of All Things, nako, grabe, si The Root of All Things, i-subscribe niyo po yung kanyang YouTube channel. At kanina ko lang nakita yung mga video niya, and medyo kinilig ako ng very light, kasi sobrang light lang nung kanyang video and sobrang daming positivity na na makukuha. Nakaka-good vibes yung kanyang mga video. So, follow niya yan. Subscribe niya si The Root of All Things. Ha? Glenn, The Root of All Things. Yan. Si Armanda Borche, si Ami Santos, si siyempre si Rapi Aquino. Ha? Lagi-lagi yan sa ating video. Nakatambay. At si Aileen Toreno, Pinay Morena USA, at si Noemi Agtang. Gap, Agtanap. Yan, na laging nauuna yan ha. Laging naka-first. Okay, so thank you so much mga ka-MDP. Yan po yung shoutout natin. Sa mga gusto pang magpa-shoutout, shoutout, comment lang po dun sa ating video. And pipick upin po natin yan. Habang medyo konti-konti pa lang yung nagpapa-shoutout at nagko-comment, kakayanin ko pa po yan. And, pero pag marami na, basta pipilitin natin. Go-go lang tayo dyan. Tapos, sa hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, ayan, kung mahilig kayo sa gardenings, sa plants, consider nyo pong mag-subscribe. And don't forget to hit the notification bell para laging updated po sa ating newest uploads. And syempre, doon naman po sa mga hindi pa po nakalike and follow sa ating Facebook page. Yan, para updated naman po kayo doon sa mga new arrival namin, tsaka sale dito sa garden, mag-subscribe na po at mag-follow at mag-like pala dyan sa ating Facebook page. And don't forget din po yung ating TikTok tsaka Instagram ha. Hermes Unaho, i-search na po at Hermes Unaho. Makikita nyo na po yung aking mga social media account. Salamat po ng marami mga ka-MDP sa patuloy nyong pagsuporta dito sa aking channel at sa ating channel na talaga na mga napaka-active. And I hope
mas marami pa tayong vlogs na pagsamahan. And natutuwa ako na lagi kayong kasama sa lahat ng mga milestone natin dito sa ating channel. Salamat po na marami. And again, this is Hervis. And now, nagsasabi sa inyo na happy planting! Bye-bye!